15 ng Hunyo, Sabado, ng 10th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na rin ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang sisira sa iyong sinumpaan. Tuparin mo ang sinumpaang pangako sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, huwag kayong manumpa sa ngala ng langit pagkat naroon ang trono ng Diyos, ni sa ngala ng lupa pagkat ito ang tuntungan ng kanyang mga paa, ni sa ngalan ng Jerusalem pagkat ito ang lunsod ng dakilang hari. Huwag kang manumpa ni sa ngalan ng iyong ulo sapagkat ni hindi mo kayang paputiin o paitimin ni isang hibla ng iyong buhok. Sabihin mong oo kung oo at hindi kung hindi. Ano pa mang sasabihin mo'y sa demonyo na galing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sabihin mong oo kung oo at hindi kung hindi. Ano pa mang sasabihin mo'y sa demonyo na galing. Sa panahon ni Jesus, nakahanap ng paraan ang mga abogado para hindi nila malabag ang batas ng panunumpa sa pangalan ng Diyos. Sa halip na sa Diyos, nanunumpa ang tao sa kapangyarihan ng langit, daigdig, ng Jerusalem o ng kanyang sarili mismo. Ang mga sumpang ito na ginagawa mayat maya at walang pag-iingat ay hindi nagbibigkis sa kanila sa anumang pananagutan. Sa halip, dahil sa mga pagsumpang ito, lalo silang hindi pinagkakatiwalaan sa kanilang salita. Nagmumungkahi si Jesus laban sa pagbibigay ng anumang sumpa at iginiit niya ang pagsasalita ng katotohanan ng buong katapatan. Kailangang manindigan sa katotohanan ang mga alagad ni Jesus para maging mga epektibo silang patotoo sa mundong puno ng pagdududa. Hinahamon tayo sa radikal na pananagutan sa katotohanan. Maging sa mga maliliit na bagay, hindi tayo maaaring magpasakop sa kasinungalingan. Sa aklat ni Propeta Isaías, inihahambing ng Diyos ang kanyang salita sa ulan at niyebe na ginagawang mabunga ang lupa. "Hindi iyon babalik sa akin nang walang nagagawa, kundi gagawin ito ang aking nais at tutuparin kung bakit ko ito isinugo." Pagsasagawa, matutulungan nating ilapit ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng ating salita. Iwasan natin ang mga pasaring, patutsada at mapanirang salita.